We always need God's wisdom. So ask for it. Diba? Ito ang maging request mo. Nakatulad po ni Solomon. Lord, give me wisdom that I may discern good and evil. That I may decide right. Diba? That I may discern right. That I may decide right. Okay? Sensitivity is very important. In everything, surety is very important. Wala pong Kristiyano na dapat magbabaka sakali. Ang Kristiyano po, wag hahakbang kung wala siyang pinangahawakan. Yes. Hindi ba ang Biblia po ang nagsabi na ang salita ng Diyos, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path? Meaning to say, magiging maliwanag ang lakad mo kapag kasalita ng Diyos ang gabay mo. So it is always good to consider the Word of God in order for us to have His wisdom, and His wisdom will be manifested by discernment and decision. So we need wisdom for us to discern right. We need wisdom for us to decide right. Kahit po yung sasabihin natin, mga specific na desisyon na gagawin natin, papasok ka sa negosyo. Okay? Ikaw ay mag-aaral, kukuha ka ng kurso. Okay? Ikaw ba'y mag-aabroad o hindi? Kung ikaw ay dalaga, pag may nanligaw sa iyo, so kailangan mo ng discernment para sa tamang desisyon. Hindi po pwede po na isasapalaran po natin ang ating pong buhay. Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong konteksto, hindi biro ang kalagayan po nito pong si Solomon. Itinalaga siya. Inilagay po siya bilang king. So, ibig sabihin, bilang hari, napaka-sensitive ng kanyang kalagayan, kaya dapat sensitive siya sa kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. So, mga kapatid, mga minamahal, I believe it is good to be reminded tonight that wisdom is the wise choice. Huwag yung kung ano-ano po hinahanap natin. Huwag yung kung ano-ano po hinihingi natin sa Diyos. If you really want to make sure of the leading of God in your life, you better pray and ask God for wisdom. Kung gusto po nating matiyak na yung pagpapasyahan natin, tama, wisdom ang kailangan po natin. Kaya iyon ang ating maging prayer. And sometimes, even sa mga pagsubok sa buhay, yung mga atake po ni Satan, di po ba? May mga pagkakataon, gusto natin bumigay, gusto natin bumitaw, kasi hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa atin. So, kinakailangan po natin, para makatiyak po tayo, ay ang karunungang mula sa Diyos. So, importante po yan. If any of you, James 1:5, if any of you lack wisdom, that is the context, nagugulo ka sa nangyayari sa iyo, hindi mo maipaliwanag kung bakit dapat maranasan mo yung nararanasan mo, bakit ka inaatake ng ganyan sa buhay mo? Bakit ka dumadaan sa ganyang sitwasyon? Bakit nagka-problema ka ng ganyan? Diba? Mga kapatid, ang pinaka the best na magagawa po natin is to seek God for God's wisdom, to ask God for wisdom. So wisdom is the wise choice. Sa lahat ng pipiliin mo, ito ang hilingin mo. Sa lahat ng gagawin mo, kailangan natin lagi ng karunungan ng Diyos. To discern right, to decide right, and to do right. Diba? To do right. Para gawin mo yung tama, kailangan mo talaga ng wisdom. At ito pong magde-determine ng success po natin. So this is about sensitivity, this is about surety, and this is about success. Hindi ka magiging matagumpay kung walang karunungan ng Diyos. So the wisdom of God will surely, diba, give you success. Ito po ang ating po pwedeng panghawakan. Kaya tingnan nyo po, ano ba yung pinagtitibay natin? Before, sa Old Testament in particular, ang Diyos nakakausap nila sa pamagitan ng dream. Pinararating ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamagitan ng dream. At dito po sa context natin, maliwanag na binigyan siya ng pagkakataon para pumili. At masasabi po natin, because ito pong si Solomon, pinili po niya ang wisdom. So, wise choice po yun, di ba? So, isang pantas na desisyon at pagpili po ang ginawa po nitong si King Solomon.
So tayo naman po, hindi natin kailangang managinip. Kailangan lang natin pong bigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos para po nang sa ganun, magabayan po tayo sa desisyon na dapat po nating gawin. Diba? Do not right away decide, mga kapatid. Have a discernment first. Diba? Yung discernment, mahalaga po yan sa desisyon. At kung ano man yung desisyon po natin, ang gawin natin kung ano yung tama. Kaya kapag may wisdom ka ng Diyos, madidiscern mo yung tama. Magkakaroon ka ng tamang discernment. Magkakaroon ka ng tamang desisyon. At magkakaroon ka ng tamang hakbang o gagawin. Di po ba? So, to do right, we need God's wisdom.